inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalabing dalawa ng Abril, taong 2022. Iatang mo ang iyong pasan sa Kanya. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Awit Kabanata'y 55 at ang talata'y 22. Hindi ka pinababayaan, Yesus, na magulat sa mga pagsubok at kahirapan na iyong hinaharap. Sinabi na niya sa iyo ang lahat tungkol sa mga ito. At sinabi niya rin sa iyo na huwag malumbay at maging bigo kapag dumarating ang mga pagsubok. Tumingin ka kay Yesus, ang iyong manunubos at magiging masaya at magalak. Iyong mga pagsubok na nagmumula sa ating mga kapatid, sa mga malalapit nating kaibigan, ang pinakamahirap pasanin, ngunit maaring pasanin na may pagtitiyaga ang mga may pagsubok na ito. Si Jesus ay hindi nakahimlay sa bagong puntod ni Jose. Siya ay nabuhay at umakyat sa kalangitan upang do'y mamagitan para sa atin. Mayroon tayong tagapagligtas na namatay para sa atin dahil sa labis na pagmamahal sa atin, upang magkaroon tayo ng pag-asa at kalakasan at lakas ng loob sa pamamagitan niya, pati na ng isang lugar kasama niya sa kanyang trono. Makakaya at ninanais niyang tulungan ka sa tuwing tatawag ka sa Kanya. Kung susubukan mong dalhin ang iyong mga pasan na mag-isa, madudurog ka sa ilalim ng mga ito. Mayroon kang mabibigat na mga responsibilidad. Alam ni Jesus ang patungkol sa mga ito at hindi ka niya iiwan na mag-isa. Kung hindi mo siya iiwan, napararangalan siya kapag tinatalaga mo ang pag-iingat ng iyong kaluluwa sa kanya tulad ng isang tapat na may lalang. Hinihingi niya na umasa ka sa kanyang habag, na naniniwalang hindi niya ninanasang dalhin mo ang mabibigat na pasaning ito sa sarili mong lakas. Manampalataya ka lamang at makikita mo ang kaligtasan ng Diyos. Napakasakit para sa iyo kapag naging kaaway mo ang nagawan mo ng maraming kabutihan dahil napapailalim siya sa isang impluensyang salungat sa iyo. Ngunit hindi ba ganito rin ang ginagawa mo kay Jesus kapag tumatalikod ka palayo sa Kanya? Naging pinakamabuti mo siyang kaibigan. Sinasabi niyang magaan ang kanyang pamatok at madali ang kanyang pasan. Ipakita mong pinaniniwalaan mo ito. Maniwala ka sa kanyang salita. Isang maganda at mapagpalang umaga.